Moving forward, ano pinagkaiba ng cryptocurrency, Bitcoin, sa fiat currency? Yung nakasanayan, nakasalukuyang ginagamit natin, nakamulatan natin na ginagamit na pera. Malaki ang pinagkaiba. Unang-una, yung pagiging centralized. Ang fiat money, sa kaya siya tinawag na fiat, galing yan sa Latin word na salita, na ibig sabihin ay by decree. Dahil sa utos ng pamahalaan, sila ang gumagawa, nag-iimprenta ng pera, at inuutos nila na ito ay legal tender, ibig sabihin, pwedeng pampalit, yung gamit ng pera, pampalit, medium of exchange, sa anuman na merong halaga, gamit o serbisyo, ginagamit pampalit, pambayad, yung fiat currency. Ang Bitcoin, hindi pa siya legal tender, pero maraming tumatanggap na, tulad nga nung unang-unang transaksyon na nangyari, 10,000 bitcoins kapalit ng 2 pizza sa Amerika ginawa. Decentralized ang Bitcoin, katulad na sinabi ko paulit-ulit, walang iisang namamahala, millions of computers na kakonek sa blockchain, bine-verify, ine-enforce yung mga patas sa mga transaksyon sa cryptocurrency o sa Bitcoin. Walang iisa, kasi marami. Sa fiat currency, yung kasalukuyang gamit natin, may centralized authority. Mahal ang transaksyon. Pilipinas, papuntang Hong Kong lang. Pilipinas, papuntang Middle East. Ang dami at ang hirap. Ang daming gastos at ang hirap para mag-transfer. Sa Bitcoin, frictionless at very inexpensive. Pwedeng peer-to-peer eh. Kung sino man si Fredolin Aguinaldo, kung nasa Middle East pa rin siya, mula dito sa Pilipinas, basta mabigay niya sa akin yung address niya, yung wallet address niya, yung kanina pinakita kong 34 characters o yung QR code padala niya sa Viber ko, doon lang ipasa ko, mapupunta na yung from my Bitcoin wallet to someone else's Bitcoin wallet anywhere in the world. Sa fiat currency, mga transaction very private, di ba? Hindi lang yung tao sa tao, yung mga transaction sa bangko, yung transaction pag minsan, sarili nyo ng transaction eh. Miski na nagtitingin kayo sa mobile banking nyo, papakita lang sa inyo ng last transaction, last 10 transactions. Pero yung transaction mo mula nung 2015, eh, hindi mo makikita. Ire-request mo sa banko. So lahat nang gagaling sa iisa, tama o mali yun, sila lang ang magsasabi. Pag sa'yo, obligado kang tanggapin na yung informasyon. Sa Bitcoin, cryptocurrency, lahat makukuha mo mula sa unang-una hanggang sa huling-huli, hindi nila pwedeng palitan, hindi mababago, hindi pwedeng i-duplicate. Okay, lahat ng transaksyon, magkano, saan napunta, kaninong address, yung 34 characters, lahat yon makikita mula sa umpisa hanggang sa kasalukuyan. Ang hindi lang nakikita, sino yung eksaktong tao. Arman Benko ba? Arnold Benko ba? And so on. The specific person. Kaya natatakot yung mga pamahalaan. Naku, kaya almost all governments ayaw nilang patakbuhin yung cryptocurrency kasi wala na sa kanilang authority. Nasa authority, nandun na sa sistema. Dati, yung tiwala, yung pinag-uusapan currency, currency o pera, kadikit niyan, dapat may halaga. Halaga na maaaring bumaba o tumaas, pero nandoon yung halaga. Tapos, kaya merong halaga kasi merong tiwala yung gumagamit ng pera na yon. Dati, gold standard ang pera. Anong gold standard? Lahat ng naimprenta ng pamahalaan na pera, may katumbas na ginto, na actual na ginto. Kung magkano yung ginto na yon, ganun karaming pera lang ang pwedeng i-produce. Nawala na yon. Hindi na tayo gold standard. Gobyerno na lang ang nagsasabi, nagbibigay ng utos, pagkatiwalaan mo kami, pwede kami mag-imprenta ng pera at yung pera basta galing sa amin, sa Bangko Sentral, sa imprentahan, sa minting, dapat tanggapin yan pampalit. Okay, kung halaga, tumaas mo ba, dapat tanggapin pampalit. Dito, we are trusting someone, the government. Ano ang nangyayari kapag
so much authority, power nasa isang tao, nasa isang grupo, miskin na pamahalaan. Sinasadya o hindi, mali ang desisyon nila sa pera. Sumobra ang imprenta nila ng pera, tataas ang presyo ng bilihin. Kung bara-bara at hindi pinag-aralan mabuti ang pag-imprenta ng pera o pagkuha ng pera sa publiko, sabog ang mangyayari sa ekonomiya. Centralized. Pamahalaan. Trusting one authority. Sa cryptocurrency, may iba ang pananaw. You are trusting something, not someone. You're trusting the system. So hanggang hindi pa matanggap yun, pinagkakatiwalaan ko lang, itong sistema, itong programa, itong blockchain na dumadaan sa milyon-milyong computer, yun yung paradigm shift. Yung salita na yan, paradigm shift, natutunan ko rin yan kay Mar San Pedro. Yung pagpalit ng pananaw sa sino o paano ibibigay ang tiwala sa pera na gagamitin, kasalukuyan, trusting someone, the centralized single authority, the government, or trusting something, yung sistema ng blockchain and Bitcoin. Sa record, so sa patakbo, inefficient. Maraming inefficiency sa pera. Makakatanggap pa kayo ng mga text, don't give out your password, this is from bank na nito, o kaya merong disbalance sa passbook nyo, sa actual na alam yung perang pinasok nyo. There are inefficiencies. Sa cryptocurrency, sa Bitcoin, dahil permanent and immutable yung records, efficiency comes into play. Limited sa Bitcoin, unlimited. Kaya inflationary ang fiat currency. Sumobra lang ang imprenta ng pera sa konting panahon o sa maikling panahon, taasan ng presyo ng bilihin. Isa yan sa contributor ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Distributed ang records, so walang isa lang na nagko-control. Single source of shared truth. Millions of computer. Unlike sa fiat currency, single point of failure. Kapag yung pinakamalaking banko rito, hindi naman siguro mangyayari at huwag naman sana mangyari. Niloko nila ang transaksyon. Sila-sila, magagawa nila. Sa ibang bansa, nagawa na yan. Nangyari na yan. Wells Fargo Bank, gumawa, dinoble nila ang dami ng depositor nila, ang credit card holder nila. Dinoble nila para pakita marami silang kliyente. Yung Wells Fargo yun. Okay? So, kasi there is one single authority within that industry. Yung banko, Wells Fargo, yung BDO, yung BPI, yung records nila, sila lang ang nakakaalam, sila lang ang nakakakontrol. Dito, distributed sa cryptocurrency, sa Bitcoin. Distributed. Ang imposibleng makausap mo yung 1 million na computers na kakonect dito sa blockchain. Now, sino-sino ba ang mga umiikot na player dito sa cryptocurrency? Tatlo. Marami yan, pero nandyan yung miners and etc. Pero traders, tatlo muna para sa simple, lalo na sa pagpasok sa cryptocurrency. Nandyan yung exchange, wallet, at yung payment systems. Ano yung exchange? Parang sila Fredolin Aguinaldo, yung mga nanonood sa atin, nasa ibang bansa. O ano yung pera dyan sa bansa kung nasaan kayo, pupunta, babalik kayo dito sa Pilipinas, anong unang hinahanap nyo? Money exchange. Dito, may crypto exchange. Mula sa peso o dollar, gusto mong gawing Bitcoin or altcoins, pumupunta ka sa exchange. Sa ating limitadong pag-aaral, may dalawang klase ng exchange. Yung hosted and non-hosted. Dito sa Pilipinas, yung mga nagawa ko na, nagamit ko na ng mga exchange para yung peso ko maging Bitcoin, yung mga sumusunod. Blooms, Paylance, Coins.ph, yan yung mga nagamit ko na personally. At ginamit din ng KSK ko para mag-exchange peso to Bitcoin, Bitcoin to peso na transaksyon. Kailangan kang dumaan sa exchange. Ako personally, gusto ko Paylance. Web-based siya, non-hosted siya. Hosted site din siya. Yung ibig sabihin lang ng hosted, doon ka bumili sa exchange, meron na rin silang wallet, nakatago, sila humahawak nung
Bitcoin wallet mo, ng crypto wallet mo, ng digital wallet mo. Yun ang isabihin ng hosted. Okay? So, mabalik ako doon sa hackable. Hindi na-hack yung blockchain, pero yung mga exchange or wallet na-hack. Kaya, nauuso na wallet, para yung wallet natin sa fiat currency, doon mo ilalagay yung nabili mo ng cryptocurrency o yung nabili mong Bitcoin. Merong wallet na papel, may wallet na online, katulad ng Paylance, Coins.ph. Merong wallet at nauuso ngayon, parang USB siya, doon mo tinatago. So pag tinanggal mo sa computer mo, nandoon sa computer, nandoon sa USB looking hardware wallet mo, nandoon ang Bitcoin. Dahil tinanggal mo sa computer na na-connect sa internet, mas mahirap siyang i-hack unless ikabit mo ulit. Okay? So unlike yung online wallet, exposed siya for hacking. Yung blockchain, hindi na hack. Yung wallet, maaaring ma-hack. At marami ng skandalo na sa Japan, Mt. Gox, na aking nabasa, na na-hack ang mga wallet. Kaya nauuso ngayon, lalo na ngayon, yung hardware wallet. Trezor, yung ginagamit namin, nakalimutan ko yung isa na bumpisa sa letter L, Ledger Nano na wallet, yun ang mga ginagamit namin ngayon. Kapag bibili kami sa isang exchange, online exchange, ilalagay yun sa store o itatago ko sa USB-looking hardware wallet. Tatanggalin ko na sa computer, sa internet, hindi na siya maaha kasi nandun na siya sa aking kahadero. Okay? Pag binalik ko ulit, input ko yung password ng exchange para makita siya ulit na yung Bitcoin na ito present ulit doon sa blockchain, pwedeng ma-verify, pwedeng ma-enforce yung mga patakaran tungkol doon sa aking Bitcoin. The payment systems, marami nang tumatanggap ng Bitcoin, maaaring hindi talaga Bitcoin per se. I know of remittance centers abroad, what they actually use is Bitcoin blockchain technology para makapag-transfer ng pera dito. Pwede ding peer-to-peer. Ano ho yung peer-to-peer? Katulad ng sinabi ko, kahit saan sa mundo, basta magunong kayo, meron kayo sariling yung wallet, pwede mag-transfer ng Bitcoin from one place to another. Peer-to-peer ang tawag doon. Wallet to wallet. Karamihan, walang charge. Yung iba, meron. Lalo na pag magkaibang exchange ang ginagamit. Si Mr. Colayco, yung kinita niya sa Bitcoin, pinambili niya ng sasakyan. Yung isang binili niyang gadget sa abroad, online, pinambayad niya Bitcoin. Hindi pa ako nakaka-experience na buying something pinambayad Bitcoin. Pero marami na akong kakilala, nakita, actual, pinambayad nila Bitcoin over something. Yung kaibigan ng anak ko, Bitcoin ang binayad, pambili ng kanyang sasakyan dahil pumayag yung seller na Bitcoin ang ibayad sa kanya. Okay? So, yan yung ecosystem na tumatakbo sa cryptocurrency, Bitcoin to be specific, wallet, the exchange, and the payment trade system using blockchain or Bitcoin. Okay? Again, kung may question kayo, post nyo lang ha. So, how to get Bitcoins peer-to-peer? Basta meron kayo ng wallet, wala pang laman ng Bitcoin, sa isang tao na meron Bitcoin sa kanyang sariling wallet, pwedeng ipasa sa inyo. Sa mga exchanges, pwede kayong kumuha ng Bitcoin. Mula sa peso na gamit nyo o dollar na gamit nyo, get online, kadalasan online yung mga exchanges, you convert your fiat money to crypto. Susi dun, mapadala nyo yung pera nyo doon sa online crypto exchange. Merong iba, o hindi merong iba, para ma-produce yung Bitcoin at yung iba nakakakuha ng Bitcoin dahil miner sila. Kasama sila doon sa millions of computers connected to the blockchain being a miner or enforcer or validator. Pero miner ang mas tawag sa kanila. Ngayon, gusto sabihin ko, hindi, pumasok kaya ako sa pagiging miner. Napakahirap po. Kailangan mo ng very
powerful computer, powerful computers to get into mining. Tapos sa aking napag-alaman pa, kailangan naka-aircon lagi. Kasi umiinit yung computer sa 24/7 na takbo niya. Kailangan malamig yung klima or naka-air condition lagi. So yung iba, like sa Pilipinas, sinasabi nila parang hindi worth it maging miner. Kasi kailangan bawat computer may nakatutok na aircon. Hindi lang electric pan. Okay? Some will disagree. Some will say, and I've seen it, Makati, nakita ko isang kaibigan ko, 2 taon na siya nagma-mining. May panahon na kumikita, may panahon na hindi. Pag tumaas ang presyo, yung kinita niya na Bitcoin, kumpara doon sa panahon na naibayad sa kanya kung 2 years ago, siyempre kikita siya. Pero para gawing hanap buhay, parang hindi pa sulit. In fact, noong 2018, nung bumagsak ang presyo ng Bitcoin, yung isang malaking kumpanya na mining farm, they laid off 50% of their people, hundreds of their people na nagpapatakbo ng kanilang mining farm. Okay? So, ganyan ang pagkuha ng Bitcoin, peer-to-peer, tao sa tao, through the exchange, at yung iba, through mining. Again, feel free to post a question or comment. Meron ako mga break na ganito para mabasa ko yung mga nagko-comment na. At may chance manalo ng Practical T-shirt dahil na-share nila itong Facebook Live sa wall nila. Okay? Yung Practical, may grupo ng mga millennial, through Facebook, Instagram, YouTube, nagtuturo sila ng mga practical tips sa paggamit ng ating pera. Okay? Tingnan ko muna yung mga nag-post dito. Okay? Mila Sitaw, nabasa ko na ito kanina. Okay. Goods Bar, say, wrong send po. Oh, nasa ibang lugar ka ba dapat? Nasa ibang Facebook Live ka ba dapat? Imelda Hakay, watching from Carmona. Uy, nabasa ko na ito. Teka. Sino ba yung huli ko nabasa? Si Rhea Season. Nahawak ang kanyang pongpong. Yung anak niya po. I think 2 months, 3 months old. Ruby Abrasaldo, watching from Hong Kong. Milagros Loreto. Jane Acanto from Singapore. Thank you. Kilikori Lila Kuma. Nahirapan niyo ako. Watching from Hong Kong. Nena Manzo, watching. Thank you. Vivide Manila, watching from Manila. Jeffrey Pagaran is watching. Thank you. Mar San Pedro, kay Jill galing yun. Ano nga ba yung sinabi ko? Paradigm Shift. Yes, Mang Mar. Maribel Lucas. Dan, to my Facebook wall, share. Oh, may chance ka, Maribel Lucas, manalo ng Practical shirt. Galing kay Stephen Covey, as preached by JIL, si Jum Lozada po yun, sabi ni Mang Pedro. Paradigm Shift, not from me. Okay, san man. Helen Cueva is watching. Terry Caponitan is watching. Mga member to. Bench Aguilar. Aileen Tan is watching. Thank you. Jeffrey Pagaran. Kim Jasper, bumalik ulit. Nawala ka ba? Bumalik ka ulit. Okay. So, ang Bitcoin ba pwedeng investment? Sa traditional na pagkaalam sa investment, yung Bitcoin hindi matatawag na investment grade. Hindi siya actually dinesign o inumpisahan o doon sa white paper ng Bitcoin noong 2009 na maging investment or equity type of investment. Pang peer-to-peer cash transaction siya. But obviously, there is a store of value. May halaga ang Bitcoin. Hindi nahahawakan ng Bitcoin. Ha? It's a computer program na binigyan ng halaga. Pinagkakatiwalaan dahil merong millions of computers validating it. Decentralized, walang iisang nagkukumpas. The millions of computers connected to the blockchain, commonly known as miners, sila ang nag-authorize, sila ang nagbibigay ng go signal or nagpapahinto for any transaction dyan sa Bitcoin.
store of value, kasalukuyan, yung halaga ng Bitcoin meron ngayon na na-produce na, 18 million plus. Ang halaga noon, 177 billion US dollars. Noong 2017 nga yan, na mas kaunti pa yung Bitcoin, umabot pa siya ng 237 billion. Okay? Kasalukuyan, yung total Bitcoin kasama yung 5,400 plus na other coins, tawag altcoins, ang market cap niyan, $265.7 billion. So may halaga. Kaya ako, rightly or wrongly, sana mas tama, there is a store of value doon sa pagmamayari mo na Bitcoin. Though, ulitin ko, it's not investment grade, it's not considered investment grade, it's not designed nung as designed in that white paper as an equity type of investment. Ito ang, kung titingnan ng chart ng isang kumpanya nakalista sa stock market, parang ganyan ang madalas nyo makikita. Ganyan din yung taas-baba. Pinakamataas na inabot, pinakamababang inabot, inumpisahan na presyo ng Bitcoin. So may halaga, kaya ko sinabing may store of value. Tingnan natin ang performance niya. Kaninang alas 11 ng umaga, Manila time, as of May 20, 11:30 Manila time, ang presyo ng Bitcoin, in US dollars po ito, $9,747 per Bitcoin. 1 week ago, 8,922 yan. So kung bumili ka last week, binenta mo kaninang alas 11 ng umaga, lumago na pera mo ng 9% in 1 week. 9% in 1 week. Eh, sa bangko, ang pera natin, 0.25%. Of course, hindi siya equity type, no? Sa stock market, pinakamataas sa isang araw na pwede mong kitain, hihinto ang trading noon, 50% in one day. Bihira mangyari yon. Nangyari yon, pero bihira mangyari. Okay? Kung bumili ka last month, maglahat tayo nangangamba dahil sa COVID-19, wala tayong makitang pag-asa, puro tayo reklamo, pangamba. Kung meron kang biniling Bitcoin last month, April 20, naka-ECQ tayo noon, 7,227. Kung binenta mo kaninang alas 11 ng umaga, lumago na yung pera mo. Pinambili mo ng Bitcoin last month, 35%. 3 months ago, halos walang difference. Para ka ng time deposit lang. 1 year ago, dahil galing lang sa 7,900, lumago to 9,700, 23% growth. 3 years ago, kaya ko nilagay yung 3 years ago, 3 years na si Mr. Kulay ko sa Bitcoin. So, kumita na ba siya ng 368%? Hindi pa, kung hindi niya binebenta. Okay? So, para siyang equity type of investment, no? Kikita o malulugi ka kapag binenta mo ng mataas, kita ka. Pag binenta mo ng mas mababa, lugi ka. Walang pinagkaiba. But again, Bitcoin is considered not investment grade and it was not originally designed to be like an equity type. Pero I bought some time ago, sell some of it at a future time, obviously at a higher price, I gained money. Okay? Sa KSK Co-op, mayroong mga members, dumoble, tumriple. Yung maliit na halagang sinali nila, pinambili nila ng Bitcoin sa tulong ng KSK SMP Co-op. Binabantayan ng KSK SMP Co-op nung pumalo ng 100%, sinabi namin sa kanila. Sabi nila, pull out, benta mo na. Binenta, actualized yung 100% growth. Nag-umpisa ang taon 2020, ang presyo lang ng Bitcoin, 7,266. Kung kukumpara mo mula nung, kung bumili ka lang nung January 1, tapos binenta mo kanina, eh lumago na yung pera mo. Ang difference niyan ng 7,266 sa presyo ngayon, compute ko lang ha. Mula January 1 to May 20, 34%, not bad.
Ayun pala, nandyan sa screen nyo, 34% growth year to date. Okay. Pinakamataas, nung nag-umpisa siya ng 7,266, tumaas siya, $10,457 per Bitcoin. Pinakamataas na inabot niya nung February 13. Okay, February 13. Pero after one month, bumagsak din siya. 155% ang bagsak. Mula 10,400, isang buwan lang, naging 4,100 dahil sa COVID-19 pandemic. Diba sabi ko kayo, sa inyo kanina, pwede ito naapektuhan. Okay? Pero imagine, kung nakabili tayo noong $4,106 per Bitcoin kumpara sa presyo ngayon, $9,747, dumoble na ang pera, 137% growth. Ang pinakamataas na inabot niya ever is $20,089 per Bitcoin noong December 17, 2017. Yung sasabihin ng iba, umabot pa ng 20,000, di ba 19,000 something lang? In that day, December 17, within the 24 hours of December 17, 2017, umabot ng $20,089 per Bitcoin. Yan ang historical peak price niya. So, from there alone, presyo ngayon, $9,747. Target mo yung marating niya lang ulit, yung pinakamataas na inabot niya, $20,089. Mahigit 100% growth yun. Okay. Ang Fearless forecast by end 2021 or 1.6 years from now, hindi imposibleng umabot ng $40,000 per Bitcoin. Kumpara sa presyo ngayon, $9,747, that's a potential of 310% growth times 4 ang pera. So mangyayari ba yan? Hindi ko alam. Ako, mas malamang, mas tataya ko papalo ng 20,089. Yan yung peak na pinaka inabot niya, aabutin niya ulit yan. Kailan? Hindi ko po alam. Maaring next month. Maaring in 5 years' time. Okay? Sa marami namin binabasa, dahil nag-halving itong May 11, 2020, in the next 18 months, malamang, tumulusok ulit ang presyo ng Bitcoin.